So what's up? So magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. For today's video guys, dumayo ako ng Cartimar, especially dito sa may Aqualand Alley. Dahil ngayong araw, ito yung araw na kung saan naghahanap ako ng tankmate para sa ating Super Red Arowana. So sinabay na rin natin yung update at yung latest na mga panibagong balita dyan sa Cartimar. So samahan nyo ako guys, maglibot-libot tayo dito. So tara, let's go! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So yun nga guys, dumayo tayo dito sa may Cartimar, especially dito yan sa may Pet Center at sa Aqualand Alley para maghanap nga ng ating tankmate para sa ating Super Red Arowana. Punahin na natin dito guys sa may Cartimar Pet Center, dito yan sa may Jojo Carol Pet Shop. Guys, itong shop na to is highly recommended, lalo na kung kayo ay mag-start sa pet shop business dahil dito guys, maraming variety ng mga isda kayong pagpipilian. Meron mga import, local at may mga iba-ibang klase, monster fish, community fish, at mga iba-ibang klase ng isda. Lalo na guys, kung kayo ay naghahanap ng supplier pagdating sa mga fish and accessories guys, ito is highly recommended at pwede nyong bisitahin anytime dyan sa may Cartimar Pet Center. So dito guys, meron silang mga available na parrot fish, meron din silang clarky, white specter na crayfish, and then meron din silang mga flower horn dyan, meron din sila dito mga gar, may mga gurami, and marami pang iba guys. Sa mga magtatanong naman guys, regarding sa minimum order guys, around 5 to 10,000 lang yung kanilang minimum dyan at pwede na kayo maging reseller dyan kung kayo ay mag-start sa pagpe-pet shop business. Dahil napakabait din ang may-ari dyan, lalong-lalo na sila Ma'am Carol at si Kuya Jojo. So meron pa silang mga ibang variety fish guys, lalo sa mga community fish, may mga glowfish. Kayo na lang bahala guys na mamili kung anong isda yung pipiliin nyo dahil talagang magsasawa kayo dyan sa dami ng mga isda na makikita nyo. At mura pa yung presyo nila. Bali guys, nung nagsisimula pala ako sa pagpe-pet shop, itong shop na to ay malaki rin ang naitulong sa akin nung nag-start ako sa pagpe-pet shop, no? Dahil tinulungan din ako ng mga owner dyan at ng mga staff kung paano yung mga dapat gawin at kung paano yung pag-i-start ng pet shop business. So kung nagpa-plano ko bumisita sa shop nila guys, open sila from Monday to Sunday, 7 AM hanggang 7 PM ng gabi. So kayo lang bahala makipag-negotiate sa kanila kung paano yung transaction nyo regarding sa mga materyales at mga isda na bibili nyo. Matapos tayo sa pet center, dumayan naman tayo dito sa may Aqualand Alley, dito sa shop ni Ate Angie's Pet Shop. Isa rin tong shop na to guys na palagi natin binibisita pag dumadayo tayo ng Cartimar. Bukod sa marami rin mga isda na pagpipilian dito from dun sa mga cichlids, mga small fishes like tetra, may mga malilit na Oscar at may mga molly sila dyan, may mga koi. Bukod dun guys, marami na rin suki si Ate Angie dahil matagal na rin to sa pag-iisda at sa mga kumbaga OG ng pag-iisda dyan sa may Cartimar. At yan, may mga iba-ibang variety pa ng mga isda. Mura din guys yung mga binibenta nila. Actually sa buong Cartimar naman, halos lahat ng mga kaibigan nating pet shop owner dyan is mura talaga magbenta. Kayo na lang bahalang mamili kung kanino kayo mamimili. So every time na bumibisita tayo dyan at nag-update, so halos naman lahat yan mga kaibigan na natin sa industry. Kaya halos lahat naman yan, mga all goods lahat, kayo na lang bahala talagang mamili. Dahil iba-ibang shop, iba-ibang price, iba-iba rin yung mga paninda nila. Pero halos hindi nagkakalayo naman yung presyo, no? So yan, makita nyo may mga monster fish na dito, may mga Oscar, may mga high fin shark. So marami pa tong paninda si Ate Angie. So madalas halos ubos din yung mga paninda nito dahil ang daming mga namimili din dyan, no, ng mga suki niya rin niya talaga. So meron tayong naispatan dito, golden din boil, grabe napaka solid nito. Ang laki ng size at ang ganda ng build ng katawan at meron pa silang mga alligator guard na mga around mga 8 to 10 inches. So ito mabibili nyo lang to ng mura. So pwede kayong mag-ask dyan sa mga staff ni Ate Angie. Guys, ang shop ni Ate Angie is tumatanggap din ng mga reseller and mga wholesaler. Mag-ask lang kayo dyan sa kanya at bisitahin nyo yung shop niya. Located lang yan sa may Aqualand Alley. Open din yan from Monday to Sunday from 7 AM hanggang 7 PM. Alright? Guys, remind ko lang kayo pagdating sa price ng isda dyan sa Cartimar. So again guys, disclaimer lang, yung presyo ng mga bawat isda na makikita nyo dyan at mabibili nyo is hindi yan as fixed, no? So minsan nagbabago-bago din yan, depende sa demand and supply. So nakadepende sa size, sa quality at sa klase ng mga isda na bibili nyo. Depende na rin sa pet shop owner. Pero kalimitan dyan is talaga nagbibigay naman sila ng discount. So marami kayong pagpipilian dyan. So dito meron tayo nakita dito ng mga white specter na crayfish, mga clarky,
iba-iba. So, abangan nyo rin yung update natin ng crayfish regarding dito sa ating top yard, kung ano na yung status and kung ano na yung update sa ating top yard. So, dito, meron tayo napansin dito ng mga glowfish, tetra, may mga parrotfish. Maraming stocks. So, nagsawa talaga ako dyan sa kakaikot at ang dami rin tao nung time na yan. Kaya, nagbo-voice over lang tayo kaya hindi tayo makasingit. Kasi, nakakaya din, no? Na magtatanong tayo ng pricing regarding dyan sa isda nila at marami naman silang ina-assist. Kaya, ginawa natin, nag-voice over na lang tayo. So guys, habang hindi pa ako nakakapamili ng tankmate para sa ating Super Red Arowana, so naglibot-libot pa ako dyan sa loob ng Aqualand Alley at tinignan-tingnan ko rin kung ano pa yung mga isda na makikita natin. At dumiretso nga tayo dito sa stall number 8, especially sa shop nila Pacquiao, dito yan sa Aqualand Alley. So marami rin kayo mga variety ng pagpipilian dito, lalong-lalo na sa saltwater fish. Gaya ng mga nakikita nyo guys, ayan, ang dami talagang saltwater fishes na nagkalat dyan sa stall number 8 at murang-mura pa yung mga presyo ng mga yan. So paalala lang guys, bago kayo mag-alaga ng ganyan is dapat more on research muna bago kayo bumili ng mga isda, dahil yan ay mga tubig alat, so mahirap din talaga ang mag-alaga, lalo na pag wala kayong idea, no? So baka masayang lang at mamatay lang kapag binili nyo. Guys, paalala lang, kahit anong klase ng isda, hanggat maaari guys, more on research muna tayo sa mga pagki-keep, kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa fish keeping para naman hindi masayang, no? At tumagal yung buhay ng ating mga alaga, lalo na yung mga expensive fish na bibili nyo, kagaya ng mga arowana, so mga stingray. So yan, grabe, napakasela ng mga yan, kaya kailangan mas matinding research yung gagawin nyo bago kayo mag-keep para naman hindi masayang yung binili nyo sa bandang huli. Alright? Guys, nung wala akong makitang tankmate para sa ating Super Red dun sa Aqualand, bumalik ako ng pet center at dito nga tayo sa may Metro Pet Center Pet Shop. At dito ko nga nakita yung ating biniling isda na itatankmate sa ating Super Red Arowana. So sa mapakita nyo, ayan, no, binabalot na ni ate. So by the way guys, yung binili nating isda is silver dollar na around 2 inches lang, kasi medyo mahal yung mga medyo malalaki na. Nga pala guys, itong shop na to is nabalag na rin natin dati at magaganda yung review dito, dahil itong shop na to is isa sa mga nagka-quarantine talaga daw ng mga isda bago ibenta sa customer. Kaya naman dito rin tayo napabili at nagkataon kasi na sila yung may available na maliliit na size. Alright, so pakita ko sa inyo guys pag nakauwi na tayo. Let's go! Alright guys, bali nakauwi na tayo at eto yung ating nabili ng mga panibagong tank made. So meron tayo ditong 6 pieces na silver dollar at meron tayong butterfly pleco. Yan, ina-acclimate muna natin sila dahil medyo stress sa biyahe. So 6 pieces tong mga to, mga around 2 inches, 2.5 na magiging tankmate ng ating Super Red Arowana. So check natin yung paglaki nila at marami pang update na mangyayari dito. Alright, so yung binili natin na iba is ito, yung sa hickory pellets para dyan sa ating mga silver dollar. At yung ibang binili natin, which is yung compressor, dahil magda-downgrade tayo ng compressor sa ating top yard. Alright, tapos yung iba pang mga accessories, ayan, meron tayong mga stocks na yun, aqua speed pa rin, air pump, may top filter tayo, may mga feeds. So marami tayong mga available ngayon. So ayan, acclimate muna natin sila and then mamaya check natin after siguro mga 20 minutes bago natin i-release. Alright? Habang nag-acclimate tayo guys, yung Super Red natin na habang paikot-ikot na dito. Ayan, naantabayanan na na lumabas yung ating mga silver dollar. So, 6 na piraso yan guys. Bali, hopefully sana hindi bulihin na ito nating Super Red, no? Grabe, no? Paikot-ikot siya dyan guys, no? Kaya pinapakain na natin siya ng super warm. Ayan, para pag nilabas natin mamaya, hindi niya na pagtitripan. Ayan, update ko kayo guys. Guys, ayan, i-release na natin yung ating mga silver dollar. Ayan, makapansin nyo. Bali, 6 pieces yan sila, kalat-kalat. Ayan, observe lang muna tayo dahil yung ating Super Red ay medyo aggressive, no? Kasi medyo maliliit pa yung nakuha natin. Around mga 2 inches to 2.5. Ayan sila. Tapos ito yung pleco natin na ayun. Butterfly pleco. Ayan guys. So yung isa kasi na nakuha natin is medyo maliit pa yung albino, kaya kumuha tayo ng medyo malaki ng konti. Tapos ito na sila. Ayan guys, sama-sama. Ito lang yung pinaka nagustuhan ko dito sa silver dollar, no. Kasi grupo sila eh, community.
So, ang kagandahan doon, pagka lumalang yan, sama-sama talaga sila. Ayan. So, kung mag-keep kayo ng mga ganitong klase ng isda, mas maganda at least 5 to 6 pieces. Kasi pag mga isa-dalawa lang, medyo matatakotin yung mga yan eh. So, nakasanayan nila sa wild na sama-sama talaga silang lumalangoy, kagaya ng nakikita nyo. Isa rin to sa magandang technique ng arowana. So, hopefully is mag-succeed tayo dahil medyo malilit at hindi mabawasan. Kasi ito is mura lang natin nakuha sa Katimar. So, 150 pesos lang ang isa. Tapos, yung ating super red, ito na siya. Update doon, medyo gumaganda na yung scales niya. Mapapansin nyo, ayan o. Oh. Mas tumitingkad na, nakakapag-adjust na siya sa ating bagong tank. Hopefully, mag-stable yung ating system dito na at is sila lahat, no? Kasi ito ngayon, medyo stress pa sa biyahe, kaya medyo ano pa sila, nangangapa-ngapa pa kasi bago yung environment nila. Pero hopefully sa mga susunod na araw, makapag-adjust na sila dyan agad. And sana hindi mabuwasan kasi inaabangan ng ating super red na kung sino ganyan to, nakahiwalay siya. Nilalapit-lapitan, may nakita na ako kanina na inaabangan niya talaga. So yung ibang kasama, is nando dun, sama-sama sila lahat yan. Ayan, ayan guys, so ayan. So, yun lang yung munang update muna natin guys dito sa ating tank. And then, marami pa tayong video na ilalabas at sana abangan nyo yung mga update dito sa ating bagong tank, sa ating Super Red at sa mga tank mate na pinakita ko sa inyo. So, hopefully is mag-succeed tayo. Hopefully, mapalaki natin ng maayos at mapaganda natin, mag-room natin, no? Na mapalabas natin yung potential na kulay ng isda natin ngayon. Ito namang mga silver dollar natin, hopefully mapalaki rin natin sila, no? So, para mas maganda-ganda yung maging system ng tank natin at mas maganda yung viewing kasi pag isa lang medyo nabuburingan ako, walang iba-ibang lumalangoy. So, kasi itong mga silver dollar is mga nasa mid, usually mid swimmer yan. Anong arowana natin is nasa top lagi. So, usually bihira naman yan nagtatambay dito sa mga gitna or sa baba, no? Usually laging nasa ibabaw kagaya niyan. Alright? So, ayun nga guys, kung bago ka pa sa channel ko at mahilig ka sa fishkeeping content sa lahat ng pets na pwede nating alagaan, please like, share, and subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Guys, maraming salamat sa inyo. Abangan natin yung mga ibang video. So, until next vlog, peace yo, let's go!